Hello guys, welcome to Water Sign. So this is for Water Sign, Cancer, Scorpio, and Pisces. Take only what resonates, bali hindi ito magro-resonate sa lahat. Of course, hindi ko naman talaga makakuha lahat ng energy ng Water Sign sa mundo. But if ever na hindi ko makuha yun sa'yo, check mo na lang yung ibang videos. Ma-appreciate ko kung ikaw ay magla-like, magka-comment sa baba, kahit kung heart-heart lang, smiley, malaking bagay yun sa akin. Start na natin na reading this for Water Sign, Cancer, Scorpio, and Pisces. Okay. By the way, if you're interested, meron akong astrology reading, compatibility reading doon sa aking TikTok shop. Pag nag-avail ka nung, naka-promo siya actually, 299 lang siya. May kasama na siyang compatibility reading. Babasahin ko yung parehong chart ninyo sa astrology nitong kakunik kong person, kung compatible ba kayo, ano yung mga challenges sa inyo. Tapos ang bonus is kung saan mo makikita ang or imamimit yung future husband or wife mo. Okay. Healing heart and mask. This is you trying to heal, no? Main energy mo is mag-focus sa healing. Sa kung ano man yung nagpapaka-toxic, napapa-toxics or ano yung toxic na pinagdadaanan mo or emotions mo. Maybe even obsession or mga nasa isip mo na parang hindi mawala-wala sa isip mo, lagi mo ito naiisip, etc. And it's causing you a lot of heartbreak and pain. No? So, tinatry mong iayos or i-fix ang iyong sarili, emotions mo, you're trying to be happy. And you don't wear your mask. Let's clarify the mask here. Photograph and the sword and the rose. Okay, kung sino man itong mga may mga tinatagong emotion sa'yo, hindi nagiging totoong tao sa'yo, you are ready to cut them off. Yeah. Because ang pinaprotektahan mo dito yung sarili mo eh. So, maybe these are people with a photograph. Maybe importante talaga sa'yo because photograph is like a picture, you know, with memories. And kaya yun tinake or pinicturan because definitely there's something na importante or mahalaga during that time. And maybe it is talking here or a sign here na nagpo-portray siya ng connection wherein importante para sa'yo or mga taong importante para sa'yo, mahalaga para sa'yo, but then you decided to cut them off. Maybe yung pag-delete din ng mga pictures nila or anything to do with these people na parang, ay, hindi ko na sila kailangan, ayoko na, ika-cut off ko na lang sila. Because ayaw mo nang may mga ganun, na may mga tinatagon na hindi nagiging totoo sa'yo. So, ayaw mo nun. Anyway, maybe may mga tao ka ngayon na nakita mo kung ano talaga sila as a person and you don't want that. And alam mo, kailangan mo lang mag-trust sa universe kung sino itong mga taong ito na sila mismo yung mag-show or magpapakita sa'yo ng kung ano sila as a person. And I feel like parang ano sa'yo yun, sampal sa'yo yun para magising ka sa katotohanan kung ano ba talaga sila. Maybe these are false friends. Ayan. Or pagdating sa love, maybe there's this person na not being truthful, hindi nagiging totoo sa kanyang emotions towards you. Tapos ikaw, you want clarity, you want to cut off kasi ayaw mo nang ganun eh. So who is this person that you're dealing with pagdating sa love? Okay, do you have your engagement ring? Clock is here. Okay, nahulog yung mga cards. But anyway. You do have your engagement ring, clock, keys on a ring. So, nakikita natin that maybe there's partnership sa inyo nitong person na ito. And, I don't know. Sa pagdating sa pagdedesisyon, kasi itong taong to, hindi siya makapag-decide agad-agad. Kung ikaw ay healing, you're on the process of healing. Actually, itong person na to is healing din eh. Nasa process din siya ng pag-heal. And importante or mahalaga ka rin para sa kanya.
what is the mutual energy here, the situation here between you and this person? Ano ang situation or ano ang meron sa inyo na itong person na to? Spirit guys, angel guys, for the sign of water sign, soulmate. Oh, this could be your soulmate. Ayan. It is safe for you to love. Open your heart to give and receive the highest energy of all. For some of you, you have opened your heart towards this person. Pwedeng naging truthful ka sa kanya. Kung ano man yung mga tinatago mo or sinisikreto mo, maybe inopen mo yun dito sa person na to. Because without hesitation, maybe nagkaroon man ng hesitation, pero para sa'yo, I just want to let go. I just want to open up. Kasi parang ang nahihirapan lang din naman dito is yung sarili ko. I just want to cut off this person kasi ang nahihirapan lang din naman dito ay ang sarili ko. No? Nagbibigay ito ng confusion para sa'yo. It's like you want to transform yourself and you want to heal fully. Pero kasi alam mo yung mahirap kasi pag may mga itinatago tayo sa sarili natin. Like, pag hindi mo hinarap yon at kinontinue mo na lang sa pagtatago tapos isipin mo na lang, nakakalimutan mo na lang, medyo mahirap. So, this is you opening up yourself towards this person or kumbaga pwedeng nakatingin ka na lang ngayon sa realidad na parang, okay, you know, I don't know, some of you could be friends or parang kapatid na rin ang turing mo or maybe you are magkapitbahay. I'm seeing malapit na connection sa inyo ng person ito or matagal na connection. Okay, and this time you're letting go of this person because you want to focus on bigger stuff or bigger things na dadating sa buhay mo. And you do have your healing family issues. So, kanina pa nagpapakita sa atin yung word na healing. So, pareho kayo na nag-heal ng person na ito. Now, if you're the one na nag-open up sa person na ito regarding some kind of truth or clarity or some kind of revelation, mga binanggit mo sa kanya, I feel like mas naging open ka to receive kung ano man yung mga dapat mong ma-receive dito sa connection na ito. So anyway, ano yung emotions ninyo sa isa't isa? Emotions ninyo sa isa't isa. Spirit guides, angel guides, for the sign of water sign. Emotion ninyo para sa isa't isa. For water scientists, we're guessing you guys. Emotion ninyo sa isa't isa. Emotion, you do have here the palm tree. Okay. Date is here. Yeah. Healthy choices. Wow. Okay. You do have your love, hand of cards, and soulmate. Yeah, you could be dealing really with your soulmate. Ngayon, ang nakikita natin dito, tinatry mong i-build ang iyong sarili, stability. And sa inyo ngayon, pwedeng ikaw ito na nagmamatigas at you are, you know, a person na pwedeng nagpo-focus ka sa growth mo because the tree is focusing sa kanyang growth. And this is about you being new, like a new person. After nitong mga pagka-cut off na ito, after nitong pag-heal na ito, you are like a new person here with the date. And it's like, it's showing to me as parang hindi mo kilala yung sarili mo or parang hindi mo, hindi ka ganito. Pero dahil sa ginawa mo na ito, may mga na-discover ka sa sarili mo na parang, oy, ang ganda pala. Okay pala tong ginawa ko kasi mas nakapag-focus ako sa love sa sarili ko and how I take care of myself, my you know, I want to be happy. And I feel like itong choice or itong ginawa kong step na ito ay nakapag-align para mas maibigay ko yung pagmamahal na yon sa aking sarili. And this is you as a new person dahil dito. And you are might be focusing on yourself, love, loving yourself. Ngayon yung person na ito has a lot of love for you. This connection is so intense para sa kanya.
And still not showing any actions. I don't see any actions or maybe emotions or pagpapakita ng emosyon dito sa person ito. Like with the Hand of Cards, marami pa rin siyang iniisip or emosyon na itinatago sa iyo. And I feel like this person wants to be one with you. Parang gusto niya rin ituloy or i-open up ang emotions niya with you. Okay? Pero maaaring marami siyang kailangan i-take ng risk for now. What is the emotion, mutual energy, emotions between the two of you? Actually, gusto like to come out. You do have here, let go of control issues. Yeah, yung person na ito, gusto niyang i-let go yung pagkocontrol sa kanyang emotion. Dahil maaaring yun yung ginagawa niya. And sa iyo naman, maaaring na i-release mo na, na try mo nang kontrolin or makontrol ang situation between the two of you. But yung person that is would like to, you know, let go yung connection or yung emotion niya. Kasi something is hidden here sa emotion ng person na ito. Ngayon, dahil dito, mas kusa na lang na nag-unfold or hinahayaan mo na lang na kusa mag-unfold or mag-open ang mga opportunities or mga dapat na dumating sa'yo or ibibigay ng universe sa'yo. You do have your finances and career. So, this is financial issues. Na pinagpo-focusan ngayon. And this could be you focusing on your finances. May mga nahihirapan kang kunin or ma-achieve. And I feel like for now, etong career mo na ito, medyo nagiging malaki din ang effect ng mga ng either love or mga taong involved dito. And tell me more about this. You do have your past life relationship. The way I see this, you should love what you are doing. So, kung hindi mo mahal yung ginagawa mo pagdating sa iyong career, sa pagdating sa iyong finances, maybe it's time for you na ibaguhin yon. Or maybe with the past life relationship, it's like pagdating sa pakikipagrelasyon, sa pera, you know, yung relationship mo sa pera, think about the past. What do you really like in the past? Ano ba talaga yung mas gusto mo? Ano ba talaga yung mas nagbibigay ng confidence? And ano ba yung nakakapagpasaya sa'yo? Now, you have to, you know, balikan itong energy or kung ano ka in the past pagdating sa money, yung energetic energy mo with regards to this. And kung gusto mo talaga yung ginagawa mo, if you really do like what you're doing, kahit nahihirapan ka, i-push mo lang, ituloy mo lang. Why? Kasi gusto mo yung ginagawa mo eh, no? In a way, hindi man siya ngayon nag-grow para sa'yo, but maybe may mga natututunan ka. And not only that, pwedeng pwedeng wina-welcome mo yung mga bagong opportunities or bagong learnings. And you need to apply this pagdating sa iyong career or finances. More on career and finances yung nakikita natin kasi yun ang focus mo eh. What will happen in the future for the both of you? Water sign, Cancer, Scorpio, Pisces? Ano mangyayari in the near future para sa'yo? You do have a stab in the back and the runner. Cupid's arrow and kisses. Love call. Lightning. Not today. Okay. Paradise. The butterfly. In the future, nakikita natin na maaaring mahirapan itong person ito na makipag-connect or communicate sa'yo. Although gusto niya. Nandun yung gusto niya makipag-communicate and may mga gusto siyang sabihin sa'yo. But dahil sa transformation or pagbabago ng isip mo, this is you causing this person a lot of heartbreak.
Tsaka dahil nasaktan ka eh. Na nakikita natin yung pag-disconnect mo or paglayo mo, pag-iwas mo sa taong to. And with the Cupid's arrow, I feel like, parang may hesitation or pag-aalangan ka. But anyway, nandun ba rin yung love or unconditional love mo dito sa person na to, but, you know, parang may kailangan ka pang gawin sa buhay mo or may kailangan pa siyang gawin sa buhay niya. Or tingin mo, kailangan niya muna tapusin yung kung ano man yung mga dapat niyang tapusin sa buhay niya. So, itong pag-iwas na ginagawa mo sa person na ito, is causing a lot of expansion, growth, para sa bawat isa sa inyo. And, you do have your codependency, children, your love life is being affected by children. Alam mo yung literal na bata, no? And yung connection parang ganun eh. Halimbawa, hindi ko naman sinabing immature ka or what. Example lang, kasi this is what I'm seeing right now. Parang in, halimbawa, ikaw yung bata dito eh. And then let's say your person is the parent or yung magulang, ano? Ngayon, maybe he or she is acting busy all the time. Sabihin na natin ganun. Tapos ikaw naman, you want something, you want his or her attention, pero siya busy-busyhan, and parang nakikita naman niya na okay ka naman, and then ikaw marami kang gustong sabihin, etc. So, ang tendency hindi ka pinapansin hanggang sa umiyak ka. Okay, the energy here is parang ikaw ay umiyak. Kinat off mo siya, ikaw yung lumayo, umiwas. Ikaw yung inalisan mo tong taong to. Kasi hindi ka naman pinapansin, di ba? Tapos may mga kailangan ka, hindi naman niya binibigay. So, ikaw yung umalis, lumayo. Ngayon, and tendency itong person na to being busy, and then, mas lalo niya na-acknowledge or napansin na ikaw ay wala na, or mas na-acknowledge niya yung connection ninyo nung ikaw ay wala na. And of course, as a parent, or dahil importante ka para sa kanya, dahil mahal ka niya, doon niya na-realize yung halaga mo. And then, doon niya na-realize, teka lang, nasan ka na? Nandun yung pag-aalala, pagmamahal mula sa taong to. And then this person is now looking for you, now looking for communication in the future. No? And nakikita natin na parang this person wants to give this connection or relationship a chance. Pero you are already gone. You're already gone. Sa kanya marirealize yung mga pagkakamali niya, yung mga hindi niya binigay sa'yo pag wala ka na. Anyway, thank you for watching. I love you all and bye-bye.